Maligayang pagbabalik kapatid. Forget about DJ Luño, forget about Kim Chu. Kalimutan muna natin yung mga nangyayari sa social media at kakabyo muna tayo saglit more on the nature part. Specifically sa Animal Kingdom, ibabahagi ko sa inyo ang nakakalungkot na kwento ng isang elepante sa India. Pero syempre, bago ko ibahagi ang kwentong yan ay nagpapasalamat ako sa bawat isa sa inyo na nag-click ng video ito at kung okay lang naman sa inyo ay baka pwedeng pakiclick na rin ang subscribe button at kalimbangin ng kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga mauunang makakapanood. Simulan na natin! Mabilis na pag-uusapan natin ang mga facts tungkol sa mga elepante. Ang elepante kapatid ay ang siyang itinuturing na pinakamalaking land mammal sa buong mundo. Kadalasan ay may tangkad silang 3 meters at may timbang na 6 na tonelada. To set it into perspective ay singbigat sila ng 4 hanggang 5 kotse in an adult form. Hindi tulad ng bagong silang nasanggol ng mga tao na umaabot pa ng ilang buwan bago sila makatayo ay 20 minuto lang ang itatagal ng isang bagong silang na elepante at makakalakad na ito kasama ng kanyang magulang. At ang huli ay ang mga elepante ay pinaniniwalaang hindi nakakalimot dahil ang tinatawag na temporal lobe ng mga elepante, ang lugar kung saan konektado ito sa memorya ng isang bagay na nabubuhay, ay di hamak na mas malaki sa mga tao. Kaya naman may kasabihan na ang mga elepante ay hindi nakakalimot. Sa bansang India kapatid ay mayroong lugar na tinatawag na Kerala. Tulad din lang dito sa Pilipinas na tropical ang klima, medyo mainit at may panakanakang pag-ulan. Doon ay mayroong National Park and Wildlife Sanctuaries kung saan pinangangalagaan ang mga hayop na doon naninirahan. Napakalaki ng importansya ng mga sanctuaries dahil kadalasan malalaki ang lugar na ito at malayang namumuhay ang mga hayop. Di tulad ng mga zoo na maliit lamang ang espasyo. May mga taong nangangalaga o nagbabantay naman sa mga lugar na ito ngunit sa sobrang laki ay hindi sa lahat ng oras ay nababantayan ang bawat isang hayo. Kaya naman isang araw ginulantang ang buong mundo ng isang balita kung saan may nai-report na elepante na nasa gitna ng tubig magdamag. Although ang mga elepante ay kadalasang nagpupunta sa mga ilog para uminom o maligo ay hindi normal na makikita sila na nasa ilog lamang 24 oras. Base sa kwento kapatid ay may isang wildlife official na may pangalang Mohan Krishnan ang nakakita sa elepante sa kanyang daily patrol. Hinayaan niya lamang ito nung una dahil tulad ng nabanggit ay normal lang para sa mga elepante ang magtampisaw sa ilog. Ngunit kinabukasan nang bumalik siya sa lugar kung saan niya unang natagpuan ng elepante ay nandoon pa rin siya. Napansin niyang nag-iisa lamang ito at hindi gumalaw sa kung nasaan niya ito unang nakita. Base sa litrato na nakikita nyo ngayon ay nakalublob ang kanyang buong bunganga sa ilog at mapapansin na may pagkapayat na din ang naturang elepante. Sinubukan ngayon ni Krishna na lapitan ito ngunit hindi ito gumagalaw. Nakatayo lamang ito sa ilog. Sa unti-unti niyang paglapit ay nabaling ang kanyang atensyon sa mga mata ng elepante. Animoy, tao ito na mangiyak-ngiyak at parang may gustong sabihin. Tipong nagkikimkim ng galit at naghihintay lamang ng isang taong mapagsusumbungan ng nangyari sa kanya. Hindi nagtagal, nang tuluyan niyang malapitan ito ay nakita niya ang malaking sugat sa kanyang bibig. Doon, napagtanto niya na kaya pala ang elepante ay maghapong nakalublob sa tubig ay ginagamit ng elepante ang tubig para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Dito na tumawag si Krishnan ng mga kasamahan upang gumawa ng aksyon para matulungan ang elepante at kasabay na rin ito ang pag-post niya sa kanyang social media page. Ilang oras ang nakalipas mula noong natagpuan ng elepante ay kung saan siya natagpuan ay doon na rin niya huling naranasang huminga dito sa mundong ito. Kung pamilyar kayo kapatid sa anime na One Piece ay matatandaan na si Whitebeard ay namatay nang nakatayo sa kadahilan ng pinoprotektahan niya ang kanyang mga kasamahan. Ganoon din kapatid ang nangyari sa elepanteng ito. Bagamat sa unang tingin ay walang nakikitang ibang elepante ang siya niyang pinoprotektahan ay base sa pag-iimbestiga nila ay napag-alamang ang elepante pala ay may pinoprotektahang sanggol sa kanyang sinapupunan.
namatay ang elepante na pilit nilalabanan ang sugat sa kanyang bibig. Hindi naglaon ay ang mga tao sa lugar ay napagdesisyon ng hilahin na ang elepante papunta sa lupa at doon nga mas marami pang tao ang siyang nakakita sa sinapit ng elepante. Base sa karagdagang impormasyon ay sinasabing ang elepante ay naglakbay ng halos 10 kilometro mula doon sa mga kasamahan niya upang maghanap ng makakain. Base rin sa karagdagang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa labi ng elepante ay napag-alamang nakakain ito ng isang pinya na may lamang paputok. Tama kapatid, ang pinya ay sumabog sa bibig ng elepante na siyang dahilan ng pagkakapayat nito dahil hindi siya makakain. Alam nyo kapatid, dito sa mundong ito ay mayroong bagay akong pinanghahawakan. Ito yung kasabihan, kung ayaw mong gawin sa iyo ay huwag mong gagawin sa iba. Madalas ko rin inilalagay ang sarili ko sa isip ng isang hayop kung ako yun. And I can confidently say na sa lahat ng hayop na nakita ko dito sa mundong ito ay binigyan ko sila ng importansya. Hindi ko man personally inalagaan pero inilagay ko sila sa mas maayos na tahanan o kalagayan tulad na lamang ng simpleng pagtatabi ng isang kuting na nasa gitna ng kalsada. Naniniwala kasi ako na sa kabilang buhay ay sila ang makakasama mo. Alam nyo kapatid, ang nasa isip siguro ng elepanteng ito noong mga oras na naghahanap siya ng pagkain ay, hayaan mo anak, konting tiis na lang, hahanap lang ako sandali ng pagkain. Naglakad siya ngayon ng ilang mga kilometro. Ilang sandali pa ay, uy anak, mayroong malaking pinya ang nakikita ko sa banda roon. Makakakain na tayo sa wakas. Napakabait talaga ng mga tao. At doon, ang iniisip ng elepanteng pagkamabuti ng tao ay siya palang kikitil hindi lang sa kanyang buhay, kundi pati rin sa kanyang magiging anak. Ngayon, natatandaan niyo po ba kapatid ang mga facts na ibinahagi ko sa inyo kanina? Dahil isipin niyo na kahit napakalaki nilang hayop ay hindi sila nananakit ng tao. Hindi nila intensyon yun. Ang hayop din na nasa sinapupunan ng elepante ay no doubt isang magnificent creature na gawa ng Panginoon. At ang huli ay ang mga elepante ay hindi nakakalimot dahil magpasa hanggang ngayon ay wala pang nabibigyan ng sala sa pangyayaring ito. At sigurado ako na hanggang sa kabilang buhay, ang nangyari sa elepante dito sa mundong ito ay hinding-hindi niya malilimutan. Matapos pumutok ng balitang ito, ay kaluwatkanan ng naging headlines nito sa international news. Sa isang interview na ginawa kay Krishnan, ay sinabi niyang, "She trusted everyone. Then the pineapple she ate exploded. She must have been shocked not thinking about herself, about the child she was going to give birth to in 18 to 20 months. Dagdag pa niya, she didn't harm a single human being even when she ran in searing pain in the streets of the village. She didn't crush a single home." Sa isang site din na kung tawagin ay change.org ay gumawa ang mga tao ng campaign para naman magkaroon ng pagbabago sa pagtrato sa mga elepante sa buong mundo. At dyan na siguro matatapos ang ating kwento kapatid. Sana ay nabigyan ko kayo ng magandang kwento o video. Kwento na mababaon ninyo kung sakali na makakita kayo ng hayop sa daan. Laging tatandaan na sa panahon ngayon hindi po pwede ang panay-uulang sa mga nakikita natin online. Maging mapagmatyag, magsaliksik dahil sa bawat kwento, litrato o video ay natatago ang katotohanan. Maraming salamat po sa pagsuporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye!